four-day work week ang ilang presidential candidates. Magkakaiba naman ang pananaw nila kung dapat bang suspindin ang excise tax sa gitna ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Nasa frontline balitang yan si Marlene Alcaide. Pabor si Mayor Isko Moreno na bawasan ng 50% ang tax sa gasolina. Pero dahil sa laki ng mawawalang pera sa gobyerno, hirit ni Yorme, singilin dapat ang mga may tax liability sa gobyerno. Particular daw ang mahigit 200 bilyong pisong tax liabilities ng mga Marcos. Ibigay na natin itong 200 bilyon na ito ng mapakinabangan ng tao. Kasi total, paglilingkod rin lang naman ang pinag-uusapan natin. Ito magandang paglilingkod. Di ba? At saka ito maganda, due na to eh. Sisingilin natin ng buwis ang lahat ng tao na hindi nagbabayad ng buwis. Kinumpirma naman ng Bureau of Internal Revenue sa Aksyon Demokratiko na nito lang December 2021 ay nagpadala ng written demand ang BIR sa pamilya Marcos kaugnay sa kanilang tax liabilities. Tinawag namang fake news ni Bongbong ang sinasabi ng kampo ni Isko na tax liability ng mga Marcos. Let's leave it to the lawyers to discuss it. Because yung mga the so-called facts that they quote are not facts at all. They are just presumption. Kaugnay naman sa electoral protest ni BBM laban kay Vice President Lenny Robredo, para kay BBM, tapos na ang issue at mag-focus na lang sa kasalukuyang problema ng bansa gaya ng taas presyo sa petrolyo. Continue to collect the excise tax but provide an oil subsidy. Sa Mindanao naman, nag-ikot ngayong araw si Vice President Lenny Robredo. Inendorso rin siya ni Basilan Congressman Mujib Hataman. Sa usapin ng taas presyo sa petrolyo, ang solusyon ni Robredo. Maglalaan tayo ng pondong sasagot sa subsidies na direktang darating sa bulsa ng mangingisda. Sa long term naman, iaatas po natin. Kapag pumalo ang presyo ng krudo, sususpindihin ang excise tax para maibsan ang pahirap na dala nito. Present naman si Senator Manny Pacquiao sa groundbreaking ng bagong Pacman Village sa Malapatan, Sarangani. Nalilitan daw siya sa 200 pesos na ayuda kada buwan dahil sa taas presyo ng petrolyo. 200 pesos a month. Huwag mo lang ibigay. Ako nga, 1,000 binibigay ko eh. Pero hindi naman kung lang yan lang yung kaya ng budget ng ating gobyerno, bakit hindi? Pero kung may pundo naman ating gobyerno, pwede naman lakihan. Tingin naman ni Senator Ping Lacson, malaking tipid ang maidudulot ng four-day work week na isinusulong ng National Economic and Development Authority. Four-day work week, di ba? Yung maganda yun kasi at least matitipid na yung gasolina yung Friday hanggang Sunday. He or she can spend more time with the family. Sang-ayon din si presidential candidate Calyode de Guzman sa four-day work week. Pero dapat daw walang mababawas sa sweldo. Kung magbabawasan yung sweldo ng mga manggagawa ay malaking problema yan. Na apat na araw lang ang sasweldo ng ating mga manggagawa sa panahong ito na matindi ang crisis. At sila po ay namamayagpag sa politika. Sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, inilatag naman ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales ang kanyang mga plataporma. Pabor siya sa federal form ng gobyerno at pag-modernize sa agrikultura. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5.